nakikita na ang mga Pilipino ay nagkakaisa na at everybody is almost agreeing, whether by diplomatic means, whether by military presence, na kailangan natin ipaglaban ang ating mga, ang soberanya natin at ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea. And that is a very important thing kasi ako personally naiisip ko ang mga kaibigan natin na may kasalungat na pananaw ay namumuhunan sila, they're banking on the perspective na nagkakagulo at nag-aaway-away tayo mga Pilipino kung ano ang nararapat na gawin sa West Philippine Sea. Pero pinapakita ng survey na ito na ang mga Pilipino, mas nakakarami sa Pilipino, 73% kung di ako nagkakamali, ay nagkakaisa na dapat i-defend natin at ating protektahan natin ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. And that's a good indicator of how much trust the president and the administration has in it and pursuing, no, a diplomatic solution, but at the same time leveraging, kasi hindi naman pwedeng diplomatic solution and we're at the mercy of, gamitin ko na lang yung word, a clear bully in this situation, no? So, pinupursue pa rin natin. Hindi naman yan mutually exclusive. We're still pursuing the diplomatic channels. Kung nakikita nyo, palaging nag-ahain tayo ng diplomatic protest. Pero at the same time, we're also making sure that we are capable of defending our boundaries, our sovereign rights. And we could see that with the resolve ng ating administrasyon na makipag-ugnayan sa mga ibang bansa. At pinapakita din ng survey na dapat din suportahan natin ang ating military, lalo na sa pag-upgrade at pagpapalakas pa ng kanyang kakayahan. Hindi lang naman siguro sa West Philippine Sea, kundi sa kabuuan ng teritoryo ng Pilipinas. Napakaraming incident na nabully tayo, naharas tayo sa sarili natin, teritoryo. So normal lamang na ganito po ang nararamdaman din ng ating mga kababayan. That's why on our end, as members of Congress, budget season is coming up. We can lobby and we can fight na madagdagan po ang funding po natin para sa mga surveillance, better surveillance, budget po para sa ating Coast Guard at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno natin na kinakailangan po nila na mas marami pang suporta para mas magawa nila na mas maayos ang kanilang mga katungkulan. Hindi natin gusto ng gera, pero it is our right to defend the sovereignty of our country. No. Oh, kaya yung mga sinasabi ng iba na maliit tayo, hindi natin kaya ang China. Meron tayong mga kakampi, like-minded countries who are willing to support our country. Magsama-sama tayo, let's be united, you know, to answer these bully countries. And we don't fight the fights that we can win. Hindi dapat lalaban tayo doon sa kaya lang nating ipanalo. We fight the fight that needs fighting. Kailangan natin ipaglaban yung dapat. Kaya natin o hindi, labanan natin. Basta meron tayong kakampi at nasa tama tayo. Gamitin natin ito para hikayatin na gawing solo peace. No? Hindi arms race ang dapat, hindi dapat arms race ang mangyayari sa West Philippine Sea or dyan sa South China Sea. Kundi solo peace.